Okay, so math majorship reviewer number 18. So itong number 18 natin, related ito dun sa number 17. Kaya gamitin natin yung result ng number 17. Kaya kailangan napanood yung number 17. Okay? So the line 3y minus 4x plus 5 equals 0 is tangent to the circle with center C, 3, negative 6 at the point P. Find the coordinates of P. So ito yung mga choices natin, negative 1, 3, negative 1, negative 3, 1, negative 3, or 1, 3. So actually, kahit na nga hindi na pala natin kailangan yung equation nung sa number 17, kasi sa number 17, sabi ko nga, nasolve na natin ito, ang nasolve natin na equation nitong equation ng circle, center at 3, negative 6, so nasolve na natin yan, ang sagot dyan ay x minus 3 squared plus y plus 6 squared equals 5 squared. Yung radius natin dito, 5. So, 5 squared, kaya 25. So, meron pa tayong isang given na line. So, isang given na line, 3y minus 4x plus 5 equals 0. So, circle tsaka line. So, hinahanap natin dito, find the coordinates of P. So, ito yung drawing niyan. Estimate lang ito, hindi eksakto. So, ito yung center natin, 3, negative 6. Tapos, yung line nandito. So, ang hinahanap natin dito, yung point of tangency, let's say nandito yung P, ito yung drawing yan. So, more or less, mga ganyan yung drawing natin. So, hinahanap natin yung point of tangency P. Okay? So, pag ganitong mga problem, ang technique, huwag nyo nang mas maganda dito, trial and error na lang. Kasi yung point of tangency, yung coordinates ng point of tangency P, kailangan masatisfy lang niya yung equation 1, tsaka equation 2. Equation itong circle, tsaka equation itong equation ito. So, kahit nga hindi na natin kailangan itong una eh. Alamin lang natin dito sa apat na ito kung ano ang masasatisfy ang equation na ito. So, pwedeng mag-trial and error na lang tayo dyan. So, mga choices naman natin, puro 1, 3, na bago lang yung mga sign. So, alin sa tingin natin ang pwedeng i-substitute dito para mag-equal sa 0. So, trial and error lang tayo. So, try natin tong letter A. So, we have negative 1, 3, and pwede naman ang calculator, di ba, sa left. So, we have 3. Palitan natin ito. So, 3 times 3 minus 4. Ang x daw ay negative 1 plus 5. Kailangan equal sa 0. Okay? So, we have 3 times 3. We have 9. Negative 4 times negative 4. So, positive 4 plus 5. So, ibig sabihin, mali itong letter A. O, mali itong letter A. Okay? So, try natin yung letter B, negative 1, negative 3. So, kapag negative 3, ito magiging negative. So, we have, ito magiging negative 9. And then, this will become positive 4, positive 5 equals 0. Exacto na pala ito. So, negative 9 plus 9 equals 0. So, 0 equals 0. So, ibig sabihin, ito pala yung tamang sagot, letter B. So, na-try na natin dito sa una. I-try natin kung mag-exacto rin yung negative 1, negative 3 dito sa pangalawa. So, ito yung madaling way para isolve dito. Kasi pag sinolve natin yung x or y dito, mahabang proseso yan. Or pwede naman i-calculator nyo din. Pero kung i-manual natin ang pag-solve ng values ng x and y, medyo mahaba yung proseso. Okay, so testing natin, verify natin kung yung letter B ay masasatisfy itong equation ng circle. So, i-substitute lang natin. So, ang x ay negative 1, ipalit natin dito. Palitan ng negative 1 to. So, we have negative 1 minus 3 squared plus ang value ng y ay negative 3 plus 6 squared equal dapat sa 25. So, mukhang eksakto na. Negative 1, negative 4. So, we have negative 3. So, negative 4 squared plus negative 3 plus 6. So, that's equal to 3 squared equals 25. Okay, eksakto. Negative 4 squared is 16 plus 3 squared is 9. Equal siya sa 25. So, 16 plus 9 is 25. So, 25 equals 25. Check. So, therefore, tamang sagot dito ay letter B. So, by trial and error lang ang ginawa natin. So, yan na lang ang gawin niya. Dahil may choices naman sa left, trial and error kayo. Kasi ang gagawin nating solution dito, kapag hindi kayo nag-trial and error, ganito yung magiging solution niyan. Solve natin ang y dito. Solve ang y or x dito sa equation number 2. So, magiging value ng y dito, lipat natin itong negative 4x plus 5. So, magiging positive 4x minus 5. Okay? Lipat sa kabila. Tapos, divide both sides by 3.
So, ayan. So, ito yung isa-substitute natin, 4x minus 5 over 3, isa-substitute natin dito sa y dito. So, ganito kakomplikado yung solution yan kapag hindi kayo nag-trial and error. Plus, we have ang value nitong y ay 4x minus 5 over 3 plus 6 squared equals 25. So, ayan. In terms of x na siya, pero mahaba yung solution, nagkaroon pa tayo ng fraction dito, tapos square of binomial pa tayo, tapos ang kakalabasan niyan magiging quadratic. So napaka-komplikado or hindi naman komplikado pero mahaba yung solution para makuha natin yung x. Kaya the best trial and error ang gamitin nyo para ma-solve ang problem na ito. At konting karagdagan nga pala, so ayan yung sagot natin dito. So kung may interesado sa sunlight, nakita nyo naka-sunlight ako na damit, pwede nyo akong i-PM kung interesado kayo sa life insurance. So kita-kita tayo sa susunod natin, math majorship number 19. Bye-bye!